Hi guys, just off of guys at ano na, kailangan na mag-prepare. Pinatok na ako ng ano ng landlady namin guys kasi kailangan na mag-prepare kasi mag-island na dito ngayon. So dito ngayon guys, dito na Siargao. So mag-prepare lang muna kami guys kapos pinan na kasing breakfast sa baba. So balikan ko na lang kayo mamaya. Bye guys! Hi guys! Good morning guys! So ayan, pababa na ako tapos tumaligo kasi kakain na lang breakfast. Medyo maulan guys. Umulan yata kagabi. Ibig, may singaw. So ito pala yung aking breakfast for today guys. May tocino, egg, coffee, rice, tapos kamatis at saka cucumber. So kumain lang saglit. Tapos after nyan guys, dumiretso na kami sa pier guys. Ayan, yan yung pier guys kung saan kami magmumula sa island hopping guys. Diyan ko rin makikita kung sino yung mga kakasama ko sa bangka guys. Actually hindi ko talaga siya kilala at diyan ko lang sila makikilala. Tapos pumasok na kami dun sa parang hall guys kung saan nandyan yung mga information kung susulat namin, itatrack nila kung ano yung mga, kung sino-sino ba yung mga sasakay sa bangka. So yan na guys. So dyan na nga guys, sinusulat na namin yung aming mga information sa information sheet nila. Tapos after dyan guys, lumabas na kami, nandyan na kami sa labasan guys kung saan magmumula talaga yung aming island hopping. Pero bago kami makasakay sa bangka guys, of course kahit saan ka man pumunta, meron talagang briefing guys kung saan ibibrief kayo kung ano yung mga dapat tandaan, kung ano yung mga dapat gawin at hindi pwedeng gawin sa tour guide. So yan guys, yan na yung pagbibriefing namin. So hindi ko na ipaparinig sa inyo guys kasi medyo mahaba siya guys. So sayang yung oras natin. So basta dyan, pinapakilala lang niya kung sino yung magiging tour guide namin. Tapos ano yung mga lugar na dapat naming puntahan. So yan na guys, tapos after ng briefing na yan is ayan na, aakyat na kami sa bangka para maumpisa na yung island hopping. So yan guys, sila pala yung kasama ko sa bangka guys. So karamihan dyan guys is OFW from Vietnam and Dubai. At saka yung isang pamilya dyan na foreigner guys is from Spain pero nakatira na sila sa China. At doon na rin sila nanirahan at nagtatrabaho. May sarili na rin din daw silang business doon. So yan lang guys! At yun na nga guys, natatanaw na natin ang tinatawag nila na Naked Island. So, naked from the word naked is wala talaga makikita ang mga puno. Tapos iyan na guys, unti-unti na kaming bumababa sa bangka. So, syempre, pahuli-huli tayo kasi diba, bida tayo. So, huli tayo guys. So, diba, naka-shades ang person today guys. Tapos ayan na guys, andan na ako, nakababa na ako sa bangka, tapos umaura-aura na guys. So, yan yung Naked Island guys. Walang puno as in super naked lang. Tapos, syempre, hindi ba natin palalampasin na makapagpa-picture dito sa magandang lugar na to. So, syempre, meron tayong tour guide. So, magpapa-picture tayo sa kanya. So, aawarahan natin dyan, guys. So, po-pose na tayo, guys. In 3, 2, 1... So ayan na nga guys, tapos na yung pictorial session natin. So babalik na ako sa bangka guys kasi after dyan, pupunta pa kami sa ibang destination guys. So tara na guys. So ayan, lahat kami niyan is nakasakay na sa bangka at papunta na sa next destination. So tara, vamonos! Let's go to the next destination!
So yan na guys, after 30 to 40 minutes naming pagbabiyahe sa bangka guys, is natatanaw na namin ang tinatawag nila na Dako Island guys. So from the word Dako guys means big. So malaki sa Tagalog guys. So that is the biggest island guys na pupuntahan namin at part siya ng island hopping namin guys. So yan, nakarating na kami guys. So unti-unti nang bumababa yung aking mga kasama guys. So ayan, as usual, sila yung pinapauna natin guys kasi gentleman tayo guys. Charot lang tayo guys. So sila muna nga pinapauna natin guys. Oh, yun oh. Gutom na yung puwet. At saka kami din dyan guys. Yung matcha namin guys is medyo gutom na talaga dyan guys. Kasi tanghali na siya guys at medyo mainit talaga guys. So ayan guys, nakababa na kami at medyo pakyut muna tayo dyan sa video na yan. Hi guys, we are here at our third destination guys, it's called Dako Island. So from the word Dako Island, kasi malaki yung island kaya siya tinawag ng Dako, because the word big or Dako, it means malaki in Tagalog. So this is the biggest island sa destination nila dito. So yan guys, at saka dito kami guys magda-lunch. So may budol fight daw ngayon dito. Dito nila pinipare yung lunch namin guys. So kung mapapansin nyo, iba akong magsalita kasi may inipin ko is sumasayad siya sa dila ko at saka masakit. Kaya ngungo muna tayo ngayon. So yun guys, tapos yung pinaghirapan nating balat sa katan na pumuti, wala na. Wala na, nugnug na guys. Di nyo na ako makikilala pagdating sa Qatar. Pero worth it naman guys. So ito yung mga last, ito yung last 2 weeks ko dito sa Pilipinas. Then pagbalik sa Qatar, wala na, nugnug na. Hey guys, so pasensya na sa iba kong mga video guys, voice over lang yun kasi ang hirap mag vlog. Masakit yung bibig ko. So guys, sila yung mga nakasabay namin sa boat. Hi. Nagba-vlog din kayo? Hindi. Ah, ano lang namin. I don't nagba-vlog. Remembrance lang. Nagba-vlog. Travel lang. Para alam namin kung saan napupunta yung mga isang taon na pinagtatrabawa namin. Ganun. Abroad? Opo. Saan? Vietnam. Qatar naman din ako. Ah, Qatar. Oo. Hello! Hi! Hi! That's for my vlog. Yeah. They are the passenger from the boat. Where you from? Spain. Ah, Spain. Spain, Spain. Did you went to Qatar last December during the World Cup? No. But we are living in China. Ah. We are living in Shanghai. Because last November there's so many tourists from all over the world. Yeah, I know. But we couldn't move from China because the border were closed. Uh-huh. So just they opened like few weeks ago. So because I work in Qatar. Oh, yeah. Really? I just went here for vacation. This February I will come back to Qatar. Okay. Okay. Nice meeting you. Yeah. Nice. Who is the name? AG. AG. Bye bye. Thank you. Sin guys, andito na yung food. Chan guys, nakakuha na ng food. Food. Kain muna kami guys. Kasi after naming mag-lunch, punta na naman kami sa isa pang island. So bye. Then guys, tapos na yung ano namin, tapos na yung lunch. So punta na kami sa next destination namin na island, which is asa tapa dong? Guyam. So punta na kami sa Guyam Island. So, yan guys. Picture muna yung makasama namin sa boat. Tanan jog ginahan og dako. Kapil ka.
And guys, I love dako daw. Sige, di ka nanong dako dya. Hey. Yan guys, alis na kami. Guys. So yan guys, andito na kami ngayon sa Guyam Island guys. Parang last destination na yata namin. Dito guys, hindi na kami naligo kasi sobrang init. So ano na lang, picture na lang kami guys. Tapos, ewan ko nasa na yung iba namin kasama. Hanapin na lang muna namin. So yan guys, ito naman is ano, yung island na to is hindi siya katulad dun sa Dako Island na dako. Malaki. Ito is Guyam. Sobrang liit lang ng ano, island na to. Grabe ang init guys. Ah! Pero pagsalita. Ang init. Kanina ko pa kayo hinahanap. Yan, dito lang pala kayo. Nagpapa-picture dyan sa niyog na yan, ha. May papwesto-pwesto pa kayong nalalaman, ha. So, ingat guys. Baka mahulog kayo. So, syempre, ako pa ba magpapahuli din. So, magpapa-picture din ako in 3, 2, 1... Guys, so yeah, nakauwi na pala galing island hopping. So ano na siya guys, nag-bihis lang ako tapos ano na, maliligo na agad tapos maya guys is pupunta na ako dun sa surprise tattoo guys kasi magpapatato ako pero hindi ko pa alam kung ano yung ipapatato. Mag-bihis muna ako, maliligo muna ako tapos balikan ko kayo mamaya. Bye! Ayun na nga guys, after ko maligo guys, pumunta na ako diretso dito sa Ink Digger Tattoo kung saan magpapatato ako ng surprise tattoo worth 500 pesos. Yan yung shop nila guys. Yan dyan kabubunot guys ng surprise tattoo worth 500. At ipapakita ko lang sa inyo guys yung kanilang shop. So napaka cute guys at napakalinis at ang ganda ng shop nila guys. So dyan nga guys is piniprepare na nila guys tapos bumunot na ako at ang nabunot ko guys is sun and clouds guys. Ayan guys, so after dyan guys is tinato na agad sa aking kamay tapos sa may kanang braso. Tapos yan guys, so after ko magpatato guys is yan na nga yung finished product. So yun guys, yan lang yung journey ko sa Siargao. So hanggang sa muli guys, thank you!